What is up, my gamers? Oh, para sa inyo kay. At si Sunsun ang lamang ang sinasamba kong dun. Sunsuna, may sabahin! Sabahin at sabahin! Sunsuna, huwag ka mag-alala! Magkakaroon ka rin ng katawang lupa katulad ko! Kahit di pa sa akin ang katawan to! Sunsuna, huwag ka mag-alala! Kahit wala pang katawang lupa, hayaan mo kaming mga alagad mo! Ang magasik ng lagim dito sa Hanakrap! Ngayong lumabas na ang masasamang espiritu! Ito na ang oras para lumabas ang malalakas na diluvyo! Sansona, chill ka lang dyan! Ako nang bahala sa lahat! Bayo ka ito! Meron nga lang komplikadong magaganap dahil hindi ko pa masyadong kontrolado ang katawan. Pero huwag kayong mag-alala dahil si Bibuyang mismo ang gagawa para sa akin ito! May pag-uutos ako sa kanya na talagang hindi siya makakahindi dahil pare-pareho lang kayo dito sa Hanakrap na napakadaling uutuin. What is that? Akala ko totoo! Binabagungutata ako, boy! Doon sa panaginip ko, nakakadena ako, nakagapos! Tapos di ako makapagsalita! Lately, ang weird na mga napapanaginipan, wait! Wait, that's illegal! Ano to? Hawak ko na naman tong librong to! Oh my goodness! Boy, di ba sinunog ko na to? Bakit nandito ka na naman? Balik ka na balik! Lapit na lapit! Ika'y lumalapit! Ano na? Teka lang, boy! Hindi na nakakatuwa to! Para bang sinusundan ako ng librong to? Ano ba yun? Ano bang gusto mong mangyari? Paano ka ba alis dito sa akin? Baka may gusto sabihin yung librong to, boy. Hindi ko lang iniintindi. Ang sabi kasi ni Sabrina, the cutie daw, huwag ko daw itong galawin. Pero ayaw akong lubayan ito sa buhay ko eh. Ano bang gusto ng librong to? Ayaw patahimikin yung buhay ko. Kung sino man may-ari nito, sorry! Hindi na kita gagamitin. Na-curious lang talaga ako kung ano laman ng librong to lang una. Hindi ko naman alam na nakakapatay ito pala. Boy, kahit anong gawin ko, sunugin, itapon, talagang bumabalik siya sa akin eh. Sige! Sa uling pagkakataon, bubuksan ko ang librong to. Bahala na si Batman kung anong gustong ipagawa sa akin ito. Okay, eto na! Okay, eto pa rin yung libro na yun, boy. EVL. Page 1 of 2. Ibig sabihin may dalawang page to. Bakit naging dalawa na yun? Di ba may sinulat ako dun? Hey, oh! What happened? Boy, naging ba yung nakasulat sa librong to? Nawala yung nilagay ko! Okay, basahin natin. Para maligtas ang mundong to at ang mga nabubuhay dito. Para maligtas? Wait, tinutulungan ba ako ng librong to? Pero parang nagdududa ako, boy. Di ba puro pagkamatay nangyayari dyan? Pero ngayon ang sinasabi niya, para maligtas ang mga nabubuhay dito. Ah, ba ginawa talaga yung librong to para bumuhay? Hindi pumatay! Baka ganun, boy. Pero this seems suspicious eh. Taka, basahin pa natin. Kailangan gawin ang rebulto ni The Smiling Eye EVL. Mukhang mabait naman yung boy kasi nakasmile, di ba? Kapag nakasmile ka, happy ka! Uy, baka magiging happy na ang lahat dito sa Hanakrap pag ginawa natin yung rebulto ni The Smiling Eye EVL. Oh, now it makes sense! Boy, meron pang sunod na nakasulat. At ialay dito ang 10 poisonous spider eye at 10 Ender Eye. Aba! Mahilig pala sa mata tong si The Smiling Eye EVL. Sabagay, Smiling Eye nga siya eh. Wait lang! Pagkatapos kong basahin, boy, nagkaroon ng page 2 of 5. Nani? Oh! Wala naman mga nakasulat. Ayun, sa page 5, huwag sasabihin that's sa iba suspicious. Ang mga nakasulat dito. Mamamatay sila. Ha? So, ibig sabihin, ako lang mag-isang gagawa nitong lahat? Aba naman! Magpapaka-superhero pala ako dito sa Hanakrap! Ha!
Siyempre, hindi ko tatanggihan yan para sa aking mga kaibigan at para sa mundong to. Ha ha ha! Kung nga pala si Super V, ang tagapagligtas na kanakrab. Huwag kayo mag-alala mga kaibigan ko. Hindi tayo magpapatalo sa mga kalaban. Okay, so yung mission nga natin is gawin to si The Eye of Smiling EVL. Ano ba yun? Meanwhile? At teka lang! Anong itsura nun ni The Smiling IEVL? Pero based dun sa characteristics niya, ang mata may itim, meron ding puti. Tapos yung labi is smile, means merong pula. So kakailanganin ko ng red blocks na madami. Ano ba yung pinamadaling source para makuha natin red blocks na yun? Ano pa nga ba kundi ang Terra ni Coco? Di ba meron namang red na Terra ni Coco na agad? Or kukulayan pa natin. Tagal ko na nagma-Minecraft, di ko pa rin alam. Pero syempre, kailangan natin ng beacon para mas madali ang pagkuha natin. Okay, so may beacon na akong dala. Kailangan pa natin ng tatlong maleta. Hindi, gawin na natin apat na sugar box. Wait lang, meron ba talagang red? Ay, meron nga, boy. Eh, no, bandang gitna. So, babalik na lang ako kapag naka-apat na ako shulker box. Boom! At eto na nga, tompleto ko ng apat na shulkers ng red Terra ni Coco. Tayo ay uuwi na! At nang mawakasan na ang kasamaan. 2,000 years later. Whoa, wait! Meron lang ako napansin dito, no? Habang ako ay pauwi, meron ako nakitang naghukay dito sa ilalim. Ang pinagtataka ko lang dito, sinong taong matino ang pag-iisip ang maghuhukay ng one block lang? Ano to, sumisid siya sa ilalim ng lupa para maghukay ng mga block? Aba, talaga matinding determinasyon ang kailangan mo para magawa yan. Double salute sa'yo, my friend! Good job! So, tumate! Nakuha nga yung mga materials na kailangan ko. Hindi ko naman alam kung saan natin ibibiltog si The Smiling Eye EVL! Sa tingin nyo, saan natin ito pwedeng ilagay? Yung makikita ba ng lahat? Meanwhile? Ay! May naisip akong plano! Bibuyog! Napaka-big brain mo! Bakit pa tayo mag-ahanap ng lugar kung saan maraming tao? Eh, pwede nga naman dito sa may shopping district na nakikita agad ng mga tao! Siguro, i-build natin yung rebulto ni The Smiling EVL dito sa taas lang okay. Ng billboard na to. O, di ba? Kitang-kita ka agad. Isipin mo ganito. Pagpasok ng mga kadakrap players dito sa shopping district mo yung, wow! That was amazing! What's that, Bibuyo? Ay, ang gandang spot pala talaga nun kung dito natin nilalagay sa Eric kasi katapat niya lang tong rebulto ng Angel. Wow! The Interconnect! The Intergalactic Force. Ang tanong, paano ko aakit doon? Wait, kung wala ko na scaffold. 5 minutes later. Ang galing! Kumuha pa ako na scaffolding. Pwede naman pala ako tumungtong dito sa may billboard. Ay, hindi. Sige, okay lang pala. Kasi mas mataas pa ng konti yung kailangan natin dito eh. Pero hindi tayo mismo sa taas lang ng billboard na to. Ay, hindi boy. Sa aking kalkulasyon, mukhang pwede naman nga sa taas lang ng billboard na yan. Ay, baka nagtataka pala kayo, no? Bakit sa taas ko nilalagay yung statue ni The Smiling EBL? Kasi, nalipad siya. Yun yung lang yung sagot. Huh? Siguro, dito part na tayo gumawa para sakto-sakto talaga sa pinto nung shop. Eh, itong gagawin natin. Hindi naman siguro kasi taas ng spaceship na yun. Wow. Kaya, ano pa hinihintay natin? Time lapse! Simulan na ito! Let's go! Boom! Thank you.
Para ako ng Mega Bill kasi hindi lang naman siya sa harap. Tingnan nyo, pati yung likod, mukha siyang octopus. Ay, bakit ka pala ganyan yung itsura niya? Ano, mukha siyang spaceship na mukha tayo sinasakop ng alien. Hindi ko rin alam eh, kasi para bang may naguutos na ipasok sa utak ko na ganito daw yung gawin natin. O, diba, mukha naman siya the smiling eye. EVL, o, yan, nakangiti yan. Tsaka walang katawan ng mga mata, boy. Pero parang weird yung itsura niya, no? Dibale, ba, pag natapos to, boy, mag-iiba yung itsura niyan. Gawin na muna natin yung parang mga tentacles niya is lagyan din natin, boy, ng mga mata. Talagang magbubukayang masaya. Meanwhile, so para doon sa mga mata, meron tayong ilalagay nakakaiba na dito lang natin, boy, sa Nether makikita. Diba ang mata parang merong mga ugat yan? Ngayon, tignan nyo yung blocks na to. Diba para siyang mga ugat? Pero yung kukunin natin blocks, yung isang uri ng ganto, yung kulay pula, di ko lang tawag doon, basta meron nun. Okay, eto, dala ko na yung aking axe, pero saan tayo dadaan? Alam ko pag gumilid ka, meron na agad niyang pulay. Oh, di ba? Wait lang, check natin. Yun ang sinasabi ko, boy! Siguro mga one stack ng ganitong kahoy. Ay, naku, pao, may mga masusungit. Teka lang, ano yung nalaglag? Meron mga masusungit na bantay dito, boy. Kailangan natin mag-iingat. Ayun, yari ako. Hindi ko na makita. Saan yung dinaanan ko? Huwag niya ka bulan! Asa na yung iron door? Ba't di ko makita? Dumiretso lang ako ah. Ayun, ayun, ayun. Kaya pala eh, bumablind spot, boy. Ayun. Wait lang, parang hindi ito yung dinahanan ko ah. Sa iba ako napunta. Ay, wait, may kulang pa pala. Kailangan natin syempre ng pilik mata. So kukuha tayo ng pula na ganito. Ano ba bang kuha dito, diba? Kinakamay lang. Teka, try natin maghanap. Ayun, may nakita na akong isa. Ay, kailangan mo pa mag-parkour. Wow, wow, no. Ah, wait, boy, paano ba ito ko nakuha? Ah, fortune, may fortune ako. Aray! Aray na! Sinasak... Huwag niyo ako awayin! Kumukuha naman ng mga vines! Ay! Dito pa ata ako mamamatay, boy! Pero bago ako mamatay, kukuni ko ang dami! Gusto ko yan! Ah! Nag-gets ko na! Isa lang pala nakukuha sa bawat isang ganun! Ay! Ba't yung dalawa? Iska mga tato eh! Hindi ako kumuha, no? Ay! Talaga matilo! Gusto mo pag... Nasakit! Teka lang, boy! Magtutuos muna kami! Ito ang Battle of the Century 2 na! Okay, after ng matinding bakbakan, boy, nakuha ko na yung mga kailangan ko. Pero may kulang pa. Siyempre, kailangan natin ng white para sa mata. Meron ng black of quartz. Pero para kukulangin to, kaya baka snow na lang yung kuhain ko since magkapareho naman sila ng kulay. Okay, at kumpleto na ang ating mga materials para sa mata. Kaya gagawin na natin to in 3, 2, 1, go! At eto na nga, nagawa ko na ang kanyang mga maliliit na mata. Wow! Wait a minute! Parang mas naging weird yung itsura nito ah! Ay hindi! Baka pag nilagay natin yung pinakamata niya, mag-iba pa yung itsura niya. Pero parang talaga kakaiba eh. Parang alien na mananakop ng mundo. Meanwhile, eto na po yung medyo nag-iba nga. What is that? Niya. Parang nakakatakot na ewan nung nilagyan ko ng malaking mata. Pero baka mag-iba pa yung itsura nito, boy, pag nilagyan natin ang kilay. Tara! Tick-tock! 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 So, eto na, tatagdagan ko na siya ng kilay niya. Pero tignan niyo yung nagawa ko. Oh, what is that? Goodness. Tama pa ba itong ginagawa ko? Bakit parang kakaiba yung kinakalabasan? Ay, hindi, alam ko na. Kaya parang medyo weird yung itsura niya. Kasi hindi pa natin nalalagyan ng bibig, boy. Pag nalagyan natin siya ng nakangiti, malamang yung itsura niya magiging masaya. Happy nga, di ba, nakasmile? Okay, tara, gawin na natin yan. Okay. At eto na nga, at nagawa ko na si The Smiling EVL. Boy, nakakatakot tong ginawa ko. Di ako nagbibiro, kinikilabutan ako pag tinitignan ko to eh. Tignan nyo naman kasi! Hey, ano yan? Sigurado bang ililigtas kami dito sa panganib? Bakit ganun yung itsura nito? Parang mas magbibigay peligro pa sa lahat. Pero kung ito ang magliligtas sa kada crap, di ba? Why not? Coconut? Okay, basahin na natin yung next na nakasulat dun sa libro. So, ang sabi dito at ialay dito ang 10 poisonous spider eye at 10 ender eye. Okay, madali lang makuha yun. Alam ko meron ako sa base eh. Dito yung mga spider eye ko. Ayan, nice! Dami nga! Spider eye, check! 10 lang kailangan natin. Then yung aking mga ender eye nandito sa obsidian na yan. Okay? May dalawa. Kailangan natin ng 10. So, gagawa na lang ako. So, eto na. Nakompleto ko na yung mga eye na ating iaalay. Woo! Okay, eto na. Tara, ilapag na natin ang ayong ender at ang ayong spider. Okay, entras tayo ng konti. Ano ba nangyari? Bakit parang wala naman? Ano yun? Parang may sumabog, boy.
San yun? Imposible magkaroon ng creeper dito, boy. Inilawan ko to, eh. Baka naman sa loob nito nanggaling yung pagsabog, boy. Tignan natin ano nangyari sa mga mata. What is that? Nanilagay ko. Bakit parang madaming matang ulo to, ano to? Oh, bibuyog. Wait, hindi ko alam kung ano to, pero kunin na natin. Wala akong pinagsabihan na kahit na sino man na ginawa ko to. Kaya safe na siguro kung makikita to ng mga Kadacraft players. Medyo malaki po yung rebulto na ginawa ko, kaya magpapahinga na muna ako. Good night, people! Setsuna! Guma na nga yung plano! Dapat sunod ko si Nibuya! Nakaisang ulo na tayo! Setsuna! Ang tatlo na lang! Ikay magkakaroon rin ang katawang lupa! Setsuna may sambahin! Sambahin ang sambahin!